natin, makita ho kayo lahat. Lumaho kayo kung ano ang layunin ni Miss Mara Tumundong. At makikita nyo, at kayo mismo ang magbebenepisyo, hindi lang kayo, hanggang sa kaapu-apuhan nyo. Kaya ako ngayon, sa mga issue natin ngayon, na ano, sapagkat hindi bimo kasi ang national issue natin ngayon. Kaya nga eh. Kumbaga sa ano, dito kasi dapat lalalaman natin na marami kasi nagbibigay ng mga kanyang puro-puro. Pero kaya lang, hindi sila tumatama dun sa puro-puro nila. Dahil sinasabi nga, panahon na tayo na mismo ang mga Pilipino na tayo ay tumayo mismo na sa ating kinalalagyan at unang-una magbantay tayo kung ano nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi tayo dinidibaliwala. Iba na itong posibil, iba na itong pangyayari ito ngayon. Hindi ito biro. Kaya sinasabi nga, ang Pilipino ay dapat magkaisa, bigkisin talaga ang tunay na Pilipino at yung kanyang paniniwala na isang Pilipino na tumayo siya ng Pilipino na may dangal, may tapang. Hindi natatakot kahit ano pa yan. Kaya nga sinasabi ngayon, tulungan. Ito na, hinihintay natin. Kaya itong menghina na to, huwag natin pabayaan to. Ito ang unahin natin na nahuhuli tayo. Na dapat ito sinasabing prime city na tinatawag capital ng ano natin, ng bansa. Pag sinabi mo Manila, masasabi, Philippines yan. Pero ngayon, naaanuhan tayo, may mga komentaryo na inaabot na sasabihin, eh delikadong puntahan. Diba na masakit, napakapahit. Masakit sa atin na pag-oras na ganyan ang natatanggap natin. Kaya ngayon, ang sa akin, umili tayo yung dapat na may manasakit na tao at mga bayan. Ito nga, titignan natin kung itong maiinit natin mismo na may mayora na may hila, ba't hindi niyo subukan yung tao talaga na galing sa puso niya tsaka sa isip ang pag-aasikaso para sa Manila. Kayo mga Manileño, kayo ay matagal ng mismo, kayo ay talagang alam niyo nangyayari, pero kayo eh nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Tanggalin na natin ganyan. Pumunta na tayo ngayon sa tunay. Tunay na talaga kung gusto niyan, gusto niyong magbago. At takbo natin, makila ho kayo lahat. Lumaho kayo kung ano ang layunin ni Miss Mara Tumundong. At makikita nyo, at kayo mismo ang magbe-benepisyo, hindi lang kayo hanggang sa kaapu-apuhan nyo nagbe-benepisyo rito sa programan to. Marami sa programa. Siyempre, sa ngayon, hindi pa nangunan. Hanggang sa mga kababayan, hanggang sa matanda, hanggang sa bata, hanggang sa lahat. At hanggang sa anong bagay, makikita nyo ang kanyang project. Kaya sinasabi nga, makikita nyo yan city hall na yan, paano magiging maayos, paano magiging maganda, paano ang servisyo nila. Huwag tayong tumulad na pag tayo ay binigyan ng pera, huwag po natin, tanggapin po natin, pero huwag nyo hong iboto yung nagbibigyan ng pera. Dahil yung nagbibigyan ng pera, mismo sarili niya, dinadaya niya. Huwag din kayo magpadaya. Sabi nga, ang sinasabi natin na ngayon, panahon na. Panahon na. Tama nang, huwag na tayong makiloko sa kanila. Sila, alam natin, dinadaan lang tayo. Pero pag tinignan natin at tinanong natin sa kanila, wala yun sa kanilang puso. Wala sa kanilang isipan. Ang kunin natin, yung taong maglalagay sa atin na ang puso nila at isipan nila nandito sa Manila. Kaya kayo kung mga Manileño, iisa lang ang sagot, hindi si Mara Tumundong lang. Hintayin nyo yan, sapagkat pag nangyari yan, ako magsasabi sa inyo, nakikita nyo rin ako at nandun nagbibiyaya sa inyo at kayo ay bine-welcome sa kanyang ano, opisina. So sir, paano po kayo makakatulong kay Miss Mara Tumundong? Meron po ba kayong officials po ba kayo? Official kayo ng ano? May mga hawak po ba kayong tao? Ano po ang mga hinahawakan? Sa tao,
marami tayong kilala, marami tayong hawak, pinaniniwala nila, sinasabi natin. Sapagkat ako, patagal na hindi lang dito sa Sampaloc area, sa ibang lugar, nakatunayan mismo na tayo ay parati tayong tinatawag natin, ina-analyze natin lahat ng sitwasyon. Kinikilang huwag tayo maging tulog eh. Kaya kung magkasan pa, gusto natin tumulong, gisingin natin lahat yan. Yung mga natutulog na yan. Kaya nangyayari sa ating ano, walang pagbabago, panay tulog. Panahon na ngayon para gisingin pati mga isip nila. At tanggalin natin yung sinasabing grupo-grupo. Wala na yan. Imis Marathon Mundo, walang grupo-grupo. Basta ikaw, tagmatagamin nila ka o hindi man, pero meron kang magandang kalooban, tatanggapin ka niya. Basta marinig lang yung ganitong mga ano, analisa or pagpapakita ng malasakit sa mga tao, pagpapaabot nyo ng inyong ano, no? Oo. Kasi ito nga yung sinasabi natin na nahirata ang Maynila sa mga pagbabago ng leadership nang akala natin pag may pumapalit, eh siya na. Oo. Pero hindi naman pala. Siya na naman pala yung sakit na ulo. Ganun. Walang ipinakita. Sa tinagal ko bilang Manileño dito kasi Maynila lumaki, ina-assess ko ang takbo ng ano natin at tinitignan ko. Hindi lang yan. Kailangan matulungan din natin ang ating mga tao. Lalo na, bisan nga, kailangan maraming nagkakakaso eh. Pero ang mahal ng abogado. Pero ngayon, pag ito nangyari to, kasama natin dito si Ma'am Mayra Tamundo, makikita nyo kung ano ang pagpapalakad sa justisya. Sir, matagal nyo na ba siyang nasusubaybayan sa social media or kanino po? Hindi, nasusubaybayan po si Ma'am Mara. Nakita ko, kaya ako bilip sa kanya, na alam ko talaga yun ay nasa loob niya. Dahil nakikita ko mismo dito sa aking kaibigan eh, na si Romy. Ah, okay. Kita ko naman talaga kung ano talaga yung activities. Uh-huh. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwede pabayaan ko. Oo. Sabi ko, pag-oras na yun, yung aking mga nalalaman na dapat mangyari, ma-introduce ko sa kanya para ikagaganda ng sa Maynila. Tulad na rin yun ba, na ang dami natin nakita na tutulog sa lansangan, sa gilid. Ano ba yan? Meron tayo, wala ba tayong magawang programa? Kung nakita natin, bata, matanda, andun, makulanan, ha? Mapasa. Ang bata, walang damit. Tumatakbo sa lansangan, umuulan. Pinakamarami yan dito sa Manila eh. Oo, pinakamarami si Maynila. Paano natin ngayon lalabanan yan? Ano natin mapipigilan? Ano ang gagawin natin programa para sa kanila? May programa ulan. Opo. Si Ma'am Mara Tamundo. At wala na kung bigas ano, maaari, masiro. Siro yung mga natutulog sa tabi ng bangketa. Sapagkat lalagay na ho tayo. Doon sa sinasabing, laman lalagyan, kung kinikilangan, kayo po ay maiayos at maturuan kayo ng dapat na pamumuhay at ibigyan kayo ng hanap buhay at hukup sa inyo. Ganun po, kaya expectin nyo na si Ma'am Mara Tamundo ay maraming sorpresa sa inyo. Hindi nga lang niya kung nilalabas yan. Kumbaga sa ano ho eh, at baka gayahin, eh mahirap na. Eh marami rin sa ano, gaya-gaya eh. Oo. Ginagaya eh. Kaya ginagaya na siya lahat eh. Ang masasabi ko lang, yung makagaya ko rin mga senyor. Pagod na rin tayo. Kumbaga sa ano, ang buhay ng senyor ay hindi naman kahabaan pa. Tama lang masabi natin mga senyor na panahon na imulat naman ang mata ng mga nangangasiwa na humahawak. Huwag natin po natin pagdamutan ng mga senyor. Unang-una, sila rin darating po dyan eh. Oho. Ngayon, pag tsaka lang nila malalaman na dati ako pinagdamutan ko yung senyor, ngayon ko lang malalaman. Ganito pala ang nararamdaman ng senyor. Kaya sinasabi hanggat maaga, pagsisihan natin, pauna-una ng mga senyor natin, mahalin natin. Bigyan natin sila ng
dapat na magiging ano nila, ano ng buhay. Pangalawa, ang ating mga kababaihan. Ang dami nating kababaihan. Pero na nangyayari, nasa bahay. Andun, nang hinahawakan yung anak. At iba naman eh, hindi natin alam kung saan yung maubos ang oras. Kailangan panahon na. Tuturuan po natin sila. Kaya nga sinasabi ho, turuan mo mang isda. Huwag mo lang siya pakainin ng isda. Kundi turuan mo, imulat mo. Pag yan ay minulat mo at nagising yan, kukusayan mismo. So, tama-tama po yung livelihood program, ano? Livelihood program. Kaya ngayon, maraming program na gagawin sa bawat din marangay. Kung baka sa ano, gawin natin busy. Na, at may kabuhayan. Kaya nga sinasabi, pag ang program niyan, ang kabuhayan. Ang unang-una, kaya ngayon, napakataas ang pilihin. Paano magagawa niyan? Meron po tayong programa niyan na paano gagawin diyan. Nalo. At ito siguro, pag nangyari ito, ang Manila, masasabi niyong number one pa rin. Siya pa rin ang, ano, ang Manila. Kaya sinasabi nga na ang Manila na huli, hindi po. Subukan po natin mabago ang Manila, hindi na po siya mahuli. Sapagkat talaga ang proyekto dito, si Miss Marta Mundong, ay mabago pati ang tao na namumuhay dito ng mga Manileño. At dito mailayo rin tayo sa lahat. Ilalayo tayo sa drugs, ilalayo tayo sa crimen, ilalayo tayo sa pagnanakaw. Lalo pag pinag-usapan natin pagnanakaw, pag-hold up, bakit gamo? Walang kabuhayan eh. At sa katwiran nga nila, kita niya pag naamuli, ano sasabihin nila? Wala po kami makain eh. Pero hindi katwiran yun. Pero sa isang bagay, para magawa natin yung gumawa tayo ng mga proyekto na mismo na sila ay hindi nahantong sa ganun. Tuturuan natin sila na sa ganun at pag natutunan nila, una-una, pinakagigis, ilapit natin sila sa Diyos para malaman nila merong mali sila. Ayan, maraming salamat. Kuya. Manilenyo. Mensahe ko sa inyo. Ako mismo, makita nyo, makakatuwang ninyo. Goal yung project na yan. Kasi may mga project kayo, pero hindi kayo pinapakinggan. Ang pinapakinggan lang, sila lang yung magagaling. Hindi po ganun. Kailangan ibuhos nyo yung ano yung nalalaman nyo para tanggapin namin. At para pag-usapan natin to, at pag napag-usapan natin to, magagawa natin kung mabuti to o hindi. Kaya panoon na, sa lahat ang isip nyo. At ito lang, ang isang pwede makapagbibigay sa atin lang isang magandang kinabukasan. Subukan nyo na si Mamarat ang Mundong para at ako lang, pakiusap ko sa inyo. Ang pinakiusap ko sa inyo ay hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, para sa ating lahat ng mga tabi-mikina. Yan ang pinakiusap ko sa inyo. Para lang tayo kay Marat ang Mundong. Salamat sa inyo lahat. Pinasasalamat ako na tayo ay mga taga-Manila na may isang salita. Thank you.